Kumusta mga kapatid? How are you today? So ngayon, nakita niyo sa harapan ko, usap-usap lang, know how your money works for you. Paano ba natin malaman yan? Paano ba yan ang pera, Ray, magtrabaho sa akin? Ngayon ko lang narinig yata yan sa buong buhay ko. Ang buong buhay ko, ang alam ko, kailangan ko magtrabaho para magkapera. Pero hindi yung pera ang magtrabaho sa akin. So, yun yung mga hugot natin mga noon pang panahon, 1980s, 1990s. Hindi natin alam kung paano gumawa yung pera, gumawa ng pera ulit. So, yun yung mga hindi natin alam. So, maganda at na ngayon, nalaman na natin at pinakamahalaga nito, ma-apply natin. So, by the way guys, kung baguhan kayo sa aking YouTube channel, sa aking social media, please don't forget to like and subscribe and share to all your friends and colleagues as well. So now, we start. Ito, ipakita ko lang sa inyo, ito yung transaction ko. This is the transaction of my Hello Money. So every month, nagpapadala ako ng pera. Depende sa matitira kong sahod. Minsan, kailangan natin na hati-hatiin natin eh. Kumbaga, nakasiparit na yan eh. Kung buong sahod mo, itong buwan na to, alam mo na kung saan mapupunta. Sa bayaran ng utang, sa mga credit card, sa mga loans, at sa mga utang sa Pilipinas, at mga pagkain. At kung may nag-aaral, bayaran din sa pag-aaral. At kung may mga insurances, marami, lahat na yan. So, kailangan mong magtabi. Ika nga, kailangan mo talagang mag-invest para sa future. Kasi kung unahin lagi natin yung utang natin, ay wala nang matabi. Kaya dun sa explanation ko, kung mapakinggan nyo yung presentation ko dito sa aking social media, invest, okay? So, pagkatapos ng sahod, itabi mo na for investment. Saka na yung expenses. Okay? So, ang ginawa ko, pinadala ko sa COL Financial Account. Tapos, ang pinadala ko ngayon, 3,500. Yun lang nakayanan, guys. So, sa mga disclaimer, pasensya na kung malaki yung pinadala nyo at sa akin, konti lang. Kasi ito lang yung natitira ko eh, sa sahod ko eh. Yun lang ang kayang-kaya kong iponen sa buwan. So, 3,500 pesos yan, ha? Hindi dirhams. Okay, pinadala ko yan para magkaroon yung laman yung account ko sa COL. So, sabi nga, investment your money every month to leverage income. That's what we call money works for you. So, in financial market, guys, meron tayong kasabihan dyan sa financial market. Either to sell or buy. So, buy and sell. Parang negosyo lang yan eh. Buy and sell. So, bili ka ng mura, binta mo ng mahal. Alam nga naman, bibili ka ng mahal, ibinta mo ng mura, which is baliktad yata. Bilang negosyante, buy low, sell high. So, ganun yun sa financial market. So, ganun yung stocks. Kapag may idea tayo sa stocks, yung mga iba wala pang idea, ito yun. Buy low, sell high. So now, we are here sa aking account. Ito yung COL Financial Account ko. Ito yung brokerage ko. Ito yung broker ko. So ngayon, nandito na yan yung 3,500 ko po. Nandyan na yan sa loob. So makikita mo yung cash balance ko. So 3,547 kasi meron akong pumasok na dividend. Binigyan ako ng dividendo ng isang share, kumbaga company na binilhan ko ng share of stock. So, pansinin natin ang stock market, itong araw na to yan, no? Binili ko. So, pansinin natin, 33.70 ang previous kahapon yan, ha? Ang kahapon, 33.80. So, yan ang price kahapon sa kangayon. Kung makikita mo rin ito, kung may idea kayo,
Board lot, ibig sabihin, pag sinabing board lot, yun yung limitation mo pag bumili ka ng stocks dito sa Ayala Land. So, Ali, Ayala Land. So, makita mo itong board, main board, Ayala Land Incorporated. So, meron itong bid and ask. So, magkano ang price? 33.70. Ang last price, ang previous, 33.80. Sino nagbibid? Sino nag-a-ask? Ito yung mga tao na ito dito. So, mga company ito, mga broker. So, ang in-offer nila, ang binibid nila, which is 33.65. So, sino, ilan ang nagbid dito? Yan. Ang size niya, 45,500. So, dito, 11. Ngayon, ang asking price sa market, 33.70. So, ang ginawa ko, dito ko sinundan. Itong 33.65, dyan ako bumili ngayon. Hindi ako bumili dito sa 33.55 o 33.6 para on the spot, pag place ko ng order, pag buy ko, automatic, papasok siya kaagad. So, in the trend sa price na yan. Pero in within 1 minute, kapag magbago yan, tumaas, let's say 33.70, ay hindi ko mabili. Kasi ang pinurchase ko dito, 33.65. So, malayong mga detalye na yan. Saka na lang tayo dyan. Dito lang tayo sa basic. So, yan. Meron akong 3,500. Kaya nakita nyo, di ba? So, yung 3,500 ko, ito 547, binili ko ng Ali Stocks. Ito, yung code niya, Ali. So, number of shares, 100. Base sa board lot yan. Ito. Kaya, nagkalagay dyan, 100. Ngayon, ang price niya is 33.65. Ito yung asking price ko. So, dito ako sumunod, 33.65. Ang total niyan, ang net niya, 3,387. So, yun yung pinurchase ko. Bakit? Kasi ito lang yung laman ng pera ko. 3,500 siya. So, kapag sumubra dyan, ilagay ko, let's say, ilagay ko dito 200 shares. Kasi 100 board lot eh. So, kailangan ito. Kung gusto mong dagdagan itong number of shares mo, gawin mong 200. So, 100, 200, 300, 400. Yun yung ibig sabihin niyang board lot na yan. So, now, kapag dagdagan ko 200, edi maging times 2 to siya. 3,387 times 2 mo siya. So, hindi naabot yung pera ko. So, ang kaya ng pera ko, 3,500 lang. So, kaya hanggang 100 na ako. So, yun, nag-buy ako ngayon. Since nag-buy na ako, ito yun ha, click mo yung trade ha. Ito yung trade mo, pupunta ka. So, pag nag-buy na ako, ito yung order ko, order view. So, makikita mo yung order dyan, 11.26.41, Ali. So, price, number of shares, yan. So, dyan tayo guys. Ganito ang style sa pagbili ng mga shares. Bibilhin mo ng isang company, Ayala Land. Bili ka ng Shoe Mart, kahit ano, bilhin mo. Basta nasa loob ng stock market. So, dyan tayo mag-invest. Dyan tayo bibili. So, sa mga wala pang idea kung ano yung bibilin natin, ano yung trading, ano yung long term. So, we're talking about here, long term savings and investment. Hindi ako nagsasabi dito for trading to. So, base sa presentation ko, yung previous presentation ko, nandun yung, in-explain ko doon yung trading at saka yung long term. So, ayan, ito yung sample ko ngayon. So, bumili na tayong Ayala, di ba? So, ganun lang mag-save guys, mag-invest. So, just for a sort of example, Ayala Land, 2015 to 2021, makikita mo yung graph niya. Yung mga candlestick, kung makita mo yung candlestick niya, ups and down, bearish, bullish, bearish, ups, uptrend. So, yan. So, 2015 to 2021 siya. Oh. Kung makita mo yun siya. 2015 siya, up to 2021, natakpan sa mukha ko, pero tingnan mo dito, ito tayo, 33.45, yung Ayala. Okay? So, binili bumili ako, 33,
0.65. Okay? So now, kapag pansin mo dito, January to September 2021. So itong 2021 ngayon. So ang market talaga, ang merkado sa stocks, talagang naglalaro yan. Ups and down yan yung candlestick na yan. Per minute, 3 minutes, 15 minutes, hanggang 1 hour, talagang naglalaro yung market na yan. Red, green, red, green. So bearish market, pababa. Pag bullish naman, pataas na siya, uptrend. So yun yung kuha niya. So makikita mo, nung January, mula dito, hanggang February, bumaba siya, tapos tumaas ulit. Tapos nung March, bumaba ulit, hanggang tuloy-tuloy siya, hanggang umabot dito sa May, ng middle ng May. Pagdating ng middle May, umangat na naman ulit. So ang price range niya, nandito yan sa mga, kasi ito 40, ito 37.5, so nasa 38. So nasa 38 siya, 38.6, mga ganyan. So, umabot siya dyan ng price. So, pansinin natin na nandyan yung mga trick natin kung paano siya. Okay? Now, ito, ali din to. So, makikita mo, pinalakihan ko na siya para makita natin ng maigi. So, August to September. Okay? So, August nasa August 1, nasa katapusan na ito, tapos pasok ng September 1 to 7, yan. Ganun yung candlestick niya. Yan. So, yan ang mga, makikita mo yung price, oh, 35.16, 35.40, so nagre-range dyan. Okay? Doon natin makikita yung paglaro ng market. So, every year, hindi mo alam kung paano. Depende yan sa economy, depende yan sa ating sitwasyon sa bansa, sa mundo. Now, ito ang pinakamaganda. So, save your money, money works for you. Ito yung sinasabi ko. Paano ba magtatrabaho yung money ko? Kahit konti lang sahod ko ngayon, deposit, invest. Okay, now we start. 2016. Let's say 2016 tayo, bumili ng shares. So, kahit anong shares yan, example ko lang na yan, Ali. For example, kahit anong shares mo, bibilhin mo dyan, kahit anong company, nasa stock, nasa OTC, bili ka. Okay? Ang price ng stocks, for example, 53, 25, nagpa-fluctuate yan base dun sa graph pinakita ko kanina. Ngayon, hanggang September, so let's say, in one cycle, in one year, makikita mo, balikan mo mula September, balik ulit sa September, naglalaro yung price ng market. So, ito yung mga presyo niya. So, number of shares, bumili ka, 70, 60, 60, 60, magbabari yan dun sa price mo ngayon. So, ito yung puhunan mo, ha? Ang puhunan ko nung September, 3,700. Nag-save ako ngayon, in-invest ko siya. Saving, investment and leveraging. That is combination. So, para malaman natin guys, that is three key element. Savings, investment, and leveraging. Kasi magbibigay ito sa iyo ng dividend also. Every year, depende yan, naglalaro siya. Okay, so yan. And October, 3.8, November, January, 4,000. Yan, hindi umabot ng 5,000 yan kasi, kumbaga, kaya ko lang i-save ngayon every month, pinaka-maximum, 5,000. Pag binubuynas, magkaroon ng overtime, dagdagan mo siya. So, ganun lang ang ating investment. So, kailangan lang natin, the same time, mag-diversify. So, now, in one year, meron kang 52,000. For example, pagdating ng 2021, guys, nakita mo, 2021, ang price ng Ali naging 177 kasi nagpa-fluctuate yan eh. For example, ito sa ICT to.
So 177.20. Biruin mo. Gaano kalaki ang kinita mo? Ito, isang taon ka nagbayad, ha? Nag-save ng isang taon. After one year, wala kang budget, hinayaan mo lang dyan, natulog. Natulog ang pera mo dyan within one year. Pagdating ng 5 years, sabi mo pa, may pera pala ko doon. Check ko nga kung tumubo ba. Pwede ba kaya ako mag-withdraw? Pwede ka mag-withdraw. Oh, kahit withdrawin mo lahat eh. Depende yan. Kung talagang naka-mindset ka sa future mo, investment, save, and leveraging, hindi mo ubusin yan. Mag-withdraw ka lang konti kung naubusan ka. Okay? Kaya nga, ang pinaka-the best dito, once na may pera ka, i-invest mo siya. I-save mo siya dito sa stocks, mutual fund, kung para hindi mo makita. Kasi kung nakalagay yan sa bangko, nandun yan sa ATM mo, nandun sa passbook, hindi na uso yata ang passbook ngayon, ATM, madali mong withdrawin yan anytime. Pag makakita ka ng magaganda dyan, pwede mo bilhin. Bigay mo lang yung ATM mo, debit card. Kaskas mo na, automatic yan. Di ba? So, ganun lang. Pero, kaya nga kailangan natin, isave natin na hindi natin makikita at hindi natin madali makukuha. Kasi, kapag nandyan sa harapan natin, maa-attend tayo eh. Kaya natin kunin kaagad eh. So, that's my experiences. Which is totoo yun. Dahil kapag may pera ka sa harapan mo, automatic yan. Maraming kukuha dyan. Hindi ikaw at meron pang ibang tao kukuha dyan. Okay? Hiramin yan kung saan-saan. Kung meron pa. Diba? O iba pa. Diba? So now, in one year, so meron nga 52,000. Pagdating ng 5 years, meron kang 136,000. So magkano yung kita mo, yung profit mo? It's 83,000. So, grabe guys. Almost, oh. Oh, naging kalahati yan, oh. Yan ang laro ng stock market. Kaya maganda habang bata pa, habang maliit pa ang price ng stocks, bilhin mo na. In the long term, long run, 50 years, 60 years, nako, milyonaryo ka na. Malay mo, pag bata ka pa, 25 years old ka pala ngayon, eh, inumpisahan mo ito, eh, kahit na maglagay ka ng 1,000 dyan every month, tumutubo yung pera mo. Okay? I-compare natin sa bangko, guys. Ito, sa right side natin. Pag nag-deposito ka, tingnan mo, 10,500, ito yung interest niya. Pag term deposit naman, 30 to 60 days, magkano yung interest rate? 0.125, 0.215. Depende pa yan sa pera mong in-invest. Dito, ilang percentage dito? So, you cannot estimate. Kasi, naglalaro yan. But, I'm sure, like a trending, laging pataas yan. Kung makikita mo naman, tingnan mo yung merkado. Kahit puntahan mo sa Yahoo ngayon, sa Google, tingnan mo yung finance, check mo, international, national, or local, check mo yung trend. 10 years, 5 years, plano, nag-fluctuate yung market. Okay? So at least may idea na tayo, may medyo konting idea na, at maganda, ma-apply natin. So yan pinakamalaga dyan. So ngayon, tingnan natin. Dagdagan natin ng another taon. Nagbayad ka. Nag-save ka, nag-invest ka, bumili ka ng shares 2016 and 2017. So ito yung total ng pera mo na save mo, na invest. Hindi ko pa kasama, hindi ko sinama yung dividendo dyan, ha? Kasi every stocks may dividend yan. Nagbibigay yan ng mga dividendo. Tumutubo yung pera mo. Kahit negative yung itong buwan na to, either successive negative yan, lugi ang isang company binili mo. Let's say bumili ka ng SM or Metrobank. Kahit 3 months yan, negative, lugi, meron ka pa rin matatanggap na dividendo. Ha? Yan ang malaga dyan. So, at the same time, nagsisave ka. Bumili ka ng mga murang price. So, ngayon, within 2021, ulit, in 5 years, kasi nagsave ka for good for 2 years, 2016-17, ito na yung kikitain mo, profit. 151,000. So, ganun lang. Just a sort of example lang siya. Baka kuhanin nyo.
So, sort of sample lang siya, pero yan ang trending natin. I-compare mo, magdeposito ka sa bangko. I've been experienced that one for last 5 years. Kasi nung nag-loan ako, binigay ko kaagad deposito ko yung pera, 500,000. So, magkano yun ang makuha ko? Hindi umabot na ako, eh. 15,000 eh. So, ganun lang siya, guys. So, lahat naman na alam naman natin kung gano'ng kalaki ang tubo ng mga bangko pinadisiplina. Hindi ko sinasabi na hindi ako kuha sa bangko. Ang bangko, that is for emergency fund. Okay? Now, we're talking about stock market here. So, sabi nga ni Brother Bo Sanchez, my purse made millionaire. Kung nabasa mo yung libro niya, meron akong libro dyan. Kung babasahin mo, kasi member din ako sa Truly Rich Club. So, ang katulong niya, guys, sumasahod ng 3,000, sumasahod ng 5,000, lagi pa rin problema. Alam mo yung problema? Sabi ni Brother Bo, pagkasahod daw ng katulong niya, ang sabi, kulang yung sahod ko. Bakit? Kasi nasa probinsya yung parents. Kailangan ng kapatid ko, kailangan ng nanay ko. Magkano yung sahod mo? 3,000 or say 4,000, 5,000? Ano na lang makukuha mo? Ano na lang para sa'yo? Priority ko kasi. So, laging ganyan, guys. Every year, every month, ganun ang lagi ang sinasabi ng katulong. Kailangan ng tao. Gaya din niya sa abroad. Pagkasahod, naku, ang bilis mag-text ng mga nasa Pilipinas. Sahod na ngayon, katapusan. Oh, kumusta na? Kanakakain ka na ba? Oh, kumusta na? Ano nang ginagawa mo? Nagpaparamdam na, guys, kasi malapit ng sahuran. Ganun yun sa Pilipinas eh. So, nagpaparamdam din yung mga may naiutang. Oh, yung utang mo ha, huwag mong kalimutan. Oh, sahod na. So, ganun, guys. Kapag hindi mo paglaanan yan, yun ang ginawa ng katulong ni Brother Bo. Talagang sinabihan niya, dapat itabi mo yung pera mo, dagdagan kita ng sahod, pero ang dagdag ko, iipunin mo dito sa stock market. Bili tayo ng stock market, bili tayo ng mga company, isa ka ng may-ari sa company. Let's say ako, isa na ko may-ari ng Alay Ayala Land. Isa na ko may-ari sa Cebu Pacific. Isa na ko may-ari sa Metrobank, sa ASIN, sa Power, di ba? Kasi kahit maliit lang yung binili mo, you are the shareholder of the company. So, bumili ka ng Jollibee. Shareholder ka ng Jollibee. Proud na proud ka. Punta ka ng Jollibee. I'm the shareholder of this company. Wow! Di ba? Ganun lang, guys. Tingnan mo ang katulong. Within pag umabot siya ng 50 years old, 30 years old siya ngayon. For example, sabi niya dito, in 50 years old, ang pera niya, 15 million. Every month, nagdideposito siya sa sahod niya, which is 4,000 to 5,000 pesos. Ganun lang ang gagawin din natin. So, guys, may idea na tayo. So, kahit anong businesses natin, alam natin kung paano ang mga businesses, ma-multi-level marketing, ma-forex, stocks, ma-mutual fund, ma-banko man yan, ma-bitcoin man yan, coins naman, kung anong klaseng coins yan, o kung Ethereum, so, real estate, lahat nandyan, or ma-franchise ka man. Lahat, guys, kung anong klaseng negosyo meron ka ngayon, anong napag-isipan mo ngayon, either traditional business, nandyan si Digong, oh. Oo. Ngayon, kahit anong klaseng business yan ang nasa isipan mo ngayon, ang pinakamahalaga dito, you need to find out na hindi ka mahirapan. Yung money works for you. Kapag mag-traditional ka, gigising ka ng umaga, bibili ka ng mga isda, alas 3 pa lang, gising ka na. Punta ka ng bilihan. Kung sino yung umaol niya yun, galing sa laot, bili ka ng isda, dalhin mo sa merkado. Nakita ko, kahit dun sa Cebu, nakita ko, meron kami tinatawag dun, pasil. Ang daming isdaan dun sa pasil. Eh, medyo yung nagkalis ako dun, medyo paan pa, kailangan bumili ng maaga ng isda.
ay para pang pulutan. Kasi ganito, alas 3 imidya guys, ang dami ng tao doon. Biruin mo, that is the traditional business. Ito, gigising ka ng maaga sa merkado para magbukas ka. Alas 5 pa lang, ready ka na. Diba? Na-experience ko rin yan sa Davao, sa Tagum. Okay? So, ganun ang mga traditional business. Ito, franchise ka. Bibili ka ng franchise, may pera ka ba? Kapag mag-franchise ka, ang sabi nila, pag mag-franchise ka sa iba-ibang company, which is umabot ng mga ilang million, let's say 50 million, may pera ka ba 50 million? Yan ang tanong. O, pag real estate. So, ito guys, medyo malinaw lang. Gusto ko lang linawin. Kaya, ang ganda ng opportunity, money works for you. Okay? So, now, SFIO, Starplate, Enotech, and SAM Digital Management, nag-offer yan guys. Ulit-ulitin ko sa inyo guys. SFIO is now ready to promote and to give you the potential growth of your money. So, nag-offer ngayon ng, kumbaga ang SFIO nasa warehouse ngayon. So, under OTC siya, ang SFIO, nag-offer ngayon ng shares kung paano ka makabili. So, sa murang halaga, ang SFIO ngayon, ang shares nasa OTC ngayon, let's say 0.075. If I'm not mistaken ngayong araw na to, 0.075 under OTC. So, yun yung shares niya. Yun yung price niya. Kung mapansin mo yung previous slides ko, yun yung mga pinag-usapan natin. So, ngayon, SFIO with SAM, they're offering this kind of opportunity. Anong opportunity? Save, invest, leverage your money. Guys, hindi ka na mamroblema ngayon. Nandito na ang dalawang company para tutulong sa atin kung paano patakbuhin yung pera natin. Kahit matulog tayo, sabi nga ni Warren Buffett, kahit tulog ka, gumagana yung pera mo. Pagkagising mo, may income ka. So that's the way it used to be. Okay? So, let's go. Guys, SFIO and SAM Company, Future Money Growth, Filipino-owned company siya, business expanding, worldwide opportunity. So, nag-expand tayo ngayon sa US, Australia, galing sa New Zealand yan. Tapos, ready na dito sa UAE. Ipipanikap eh, magpatayo na tayo dito sa UAE, sa Middle East. Ngayon, this is your right time. Time is now. Time is gold. Save, invest, leverage, buy a shares, being a partner. So, kung sa tingin mo, gusto mo malaman buong details, we are here to support you and we are here na magpipresent sa inyong harapan. Hindi ako magpipresent, ha? Wala akong masyadong idea. Okay, meron kaming taga-present. Okay? And also, we're giving this learning. Not only save and invest, learning na become entrepreneur. So, you are in good hand in the SFIO. So, nothing more expensive than this opportunity. Okay? So, what SAM offers? Share of stocks, investment, savings, learning, earning, and franchising partnership. And if you want an affiliate, just talk with us. We can help each other. If you are the investor, we discuss and then we present the business for you in front of you through Zoom meeting. Sabi nga ng isang mentor ko, ito yung mga inatinan ko na training, Smart Challenge Entrepreneurial. Sabi nga ni Dan Locke, that's my mentor, stay smart, be smart. So guys, what are you waiting for? Come on, stay smart, be wise. This is your right time to shine. Okay? Kahit maliit na halaga, umpisahan natin, we start small, grow bigger and bigger. Have a nice day. Take care.
Bye-bye.